mas madaming garlic, mas masarap. Kuya John, ito ah, meron kami good for chismis. The heart yung garlic. Mm-hmm. May chismis kami na nalaman. Chismis talaga. Yung role ng Heneral Luna, hindi nyo naman gusto yung role na yun na una? Totoo yan. Kasi nakasalubong ko ng character ni Heneral Luna noong nag-play pa ako sa CCP. I played Mabini. Tapos, dahil siyempre ako si Mabini, nakita ko na yung kanyang character masyadong furious at saka laging galit. Sabi ko, andali namang gawin yan. Wala namang problema, magagalit ka lang. Kaya nung in-invite nila ako para i-try out nila for a reading, nasa New York ako noon, tumawag sila sa akin. So dapat ito, brown lang talaga siya, no? Kala ko tumawag sa kanila at dapat ito brown. Pagtawag nila brown. Sana wag masyadong sunog. But anyway, si nagkukwentuhan tayo. Tumawag sila sa akin. Sabi niya, Sir John, pwede po ba kayong mag-reading para sa ano, sa Heneral Luna, Antonia Luna? So, boses ng estudyante, sabi ko, sige, okay, sabi ko. Kasi mahilig naman akong tumulong sa mga estudyante sa mga thesis nila, okay. Sa UP, sa Lasal, Ateneo. Pero sabi ko kasi, pag gumaling ang ano na to, ang mga batang ito na director paglaki, ang sarap ng pakiramdam na, wow, nakapag-share ako ng time ko dyan sa director na yan. Anyway, pagdating ko sa Manila, nalimutan ko na totally. Anong tumawag ulit sa akin? Sir John, kami po yung sa Heneral Luna. Sino to? Si Mara Andres. Okay. Nagpa-impress ako ng konti sa mga estudyante. So, meron akong nakita sa closet na uniform ng ano ng general ng general. Uh-oh. Ng general. Puti. O, sige nga, masuot ko nga to. Dumating ako doon. Handang-handa sa reading. Dumating ka na ka-general. Heneral Luna. May salamin ako. Wala namang salamin si Heneral Luna, so kailangan ko tanggalin to. So I have to memorize the lines. Ayaw kong mag-read. Minemorize ko at least yung isang page. So anyways, may dalawang estudyante sa harap ko. Isang lalaki, isang babae. Ayan. O so tapos na. Tapos na yung reading. Sabi ko dun sa dalawang estudyante, you are Mara Andres. Oh, yes, Sir John. And who is the director? So who's directing this? Sabi ko. Siya po, sabi niya, si Gerald Tarek pala yung nasa harap ko na mukhang estudyante. And then, so napahiya ako. And then, so, nagkwento siya. Kasi sabi niya, Sir John, ito yung vision ko, ganyan-ganyan. Alam mo ba nagsasalita si Gerald Tarek sa harap ko tungkol sa vision niya sa film? Suddenly, hindi pala estudyante itong kaharap ko. Talaga, he's a man. He's a big man. So yun, so na. Mararamdaman mo na yung halaga. Oo. Yung lalim. Oo. No? Saka yung sustansya ng tao, yung substance niya. Substance. Oh, so ang nangyari ngayon, wow, sabi ko, ano pala to? Eto, masustansya ba to? Yes, sobrang okay. Sustansya niya. Ayan so, naman, excited na tayong tikman eh. Ayan. So pagkatapos nito, lalagyan natin siya. Pwede, lagyan na rin natin ng paminta. Okay. Ang galing. Pero mas maganda yung paminta. So, yun yung kwento ng Heneral. Pero yung buo na yan kahit mamaya na. And the rest is history. Yes! Actually, nung una, akala ko si talagang maliit lang siyang ano. Yung pala, hindi pala siya pang thesis lang. Isa palang malaking pelikula. And then nakita kong ganyan, ako na lang pala ang hindi... Nakakast. Yung Heneral Luna na lang. Pero nakalagay na yung picture ko. Pero ako na lang pala ang hindi nila nare-read. And then, so I felt so good. Nag-wait talaga sila sa iyo. Oo, pagkatapos... Para sa iyo pala talaga yun. Sabi ko, malaki palang pelikula to. Nung nag-shoot na kami, hindi lang pala siya malaking pelikula. Sobrang laking pelikula. Ay. Share mo naman sa amin kung anong sinulat niya. Pabasahin ko? Yes. Kaya mo yan. Kaya ko to. Alam natin pareho ang pinagdaanan ng ating buhay. Ayan. Hindi yun mahirap, kundi ito'y punong-puno ng makabuluhang pagsubok na humubog sa iyo upang maabot ang kinaralagyan mo ngayon. Mula sa batang kumakanta sa ilalim ng New Gun at maglalakad ng halos 2 kilometro papuntang eskwela, ay napakalayo na ng narating mo. Yeah, nung umuwi kasi kami sa probinsya from Manila, no. Ang sister ko nito lagi kong kaaway nung bata pa ako. Pero nung naging high school na ako at saka college siya, yung nagpo-push sa akin na sumali sa mga ano, sa mga singing contests. Tapos nung bata pa kami, talagang lumalakad kami ng 2 kilometers para makarating sa school. Hindi rin naging madali upang makamit mo ang mga papuri na tinatamasa mo ngayon. Ika nga ay late bloomer ka. Hindi naman, pero sabi nga ulit ay
it is worth the wait. Hangad ko sa iyo ang mas marami pang proyekto na makabuluhan, na magmumulat sa nalilitong kaisipan ng sangkatauhan, at hangad ko rin ang iyong mabuting kalusugan at kaligayahan. Ingat lagi. Wow! Alam mo, sa totoo lang, ganun kaming mag-usap. No? Ay, kung akala niyo para siyang scripted, no? Ganun talaga kami mag-usap, magkakapatid, pag sa mga prinsipyo sa buhay. Kuya John, thank you sa ditsi ko. Ano pong message na para sa inyong ditsi? Malaki ang magagawa ng prayer natin para sa isa't isa bilang magkakapatid, bilang pamilya. Kahit hindi tayo nagkakasama lagi-lagi, nararamdaman ko kayo at alam kong nararamdaman niyo ako. Yun ang importante sa lahat. So, alam kong nagmamahalan tayong lahat at sana tatagan pa natin kasi marami pang, ang dami pa nating pinagdadaanan na kailangan nating isolve as a family. So, lahat ng pagsubok ngayon na nararanasan natin, malalampasan natin yan. Huwag lang tayong maging negative. So, thank you so much at just be positive. Alam kong malalampasan natin lahat. Yes! Hi mga momshies! Subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel para maging updated kayo sa Magandang Buhay. For more videos, just click the i button.